Valentine's Day. Happy Valentine, kabayan. Opo. Eh, kayo pa yung nasa Pilipinas na. Opo, nakabalik na po ako. Okay, at kamusta ho doon sa pinuntahan nyo? Okay naman po, yung nakausap ko yung mga 280 na ward doon sa shelter ng ating polo office sa Dubai. Okay. Eh, na-discovery namin, puro pala mga illegal recruitment victims. Ayun. Oo, wala, hindi sila dumaan sa mga agency. Ayun, bakit sila nakapunta doon? Eh, alam nyo na, yung mga palusot nila. Ayun. Yung mga lumabas na tourist. Illegal pala sila, oo. Oh. Eh, paano gagawin natin doon? Tutulungan namin umuwi sila, kabayan. Po yung aking laborato siya doon. At sa loob ng isa hanggang tatlong buwan, ay mapapauwi namin yung 280 plus na ward natin. Ilan? 250 plus? 280 plus po. 80 plus. Eh, kailan pa sila doon sa ating ano, polo? Eh, meron ng isang taon, meron dalawang, matagal na sila po ng kabayan. Oh, Jesus, Mary Joseph. Ay, so, okay na ho yun. Makakabalik na sila. Oo, pipilitin natin, kabayan. Oo. Eh, dito sa Hanjin, pinangakoan daw ninyo yung mga manggagawa dahil ang sinasabi, eh, pinipilit sila na pumirma na sila ay resign. Sinabihan ko nga sila, kabayan, Noli, na huwag silang pumayag na mag-resign. Kasi kapag ikaw nag-resign, hindi ka ma-entitled sa separation pay. Opo. Kaya yung kung tutuman yun, illegal yun. Hindi, huwag silang pumayag. Oo. Kasi, siyempre, ano yun? Gimmick ng Hanjin na pag pumirma ka ng resign ka, mas maliit ang iyong matatanggap. Ay, palusot yun, kabayan. Palusot yun. Dapat, kung gusto nila, sige, bayaran nyo yung separation pay namin, saka kami mag-resign. Ganon ang ano. Eh, may kailangan pang mag-resign, eh, talaga naman matatanggal na sila. Ayun na nga po. Oo, kasi ang baka gustong palabasin ng Hanjin, ay hindi, nag-resign nyo mga yan. Hindi naman inalis yan. Ayun na nga po, kabayan. Kaya dapat mag-ingat sila. Opo. So, anong latest nakausap nyo uli? Hindi pa. Nakausap namin nung bago ako umalis sa papuntang Dubai, kabayan. Nag-usap kami. Nandun ako sa SBMA noong Sabado eh. Okay. Sinabihan ko sila na huwag sila mag-resign kahit anong paliwanag ng Hanjin. Ay, ano ba ang sitwasyon ngayon sa Hanjin? Nag-ooperate pa ba sila o talagang totally stop na? Nag-ooperate pa, kabayan, hanggang siguro middle of March dahil may tinatapos pa silang isang barko. Okay. And then after that? After that, mawawala na po sila, mabibigay na yung kanilang benepisyo, gagaya ng separation pay, yung reimbursement ng kanilang performance man. At mamaya susulat ako sa Pag-IBIG na mag-declare ng moratorium doon sa pagbayad ng kanilang ano po. Kasi ang alam ko, maraming nakautang ho dyan sa Pag-IBIG dahil may nagtayo ng housing dyan eh. Oo nga po, halos lahat. Paano yan? Hindi ba tayo matatakbuhan ng Hanjin? Ay, hindi naman po. Hindi naman. Yung asset nila dyan, malaki pa rin eh. Ay, pero asset lang po yan. Hindi naman cash yan na kailangan ng mga manggagawa. Ay, kukonvert po natin yan, kabayan. Oo. Ay, sobra yan. Sobra. Wala bang latest na interesado ho dyan, maliban sa mga Chinese? Ay, ang alam ko, mas maraming local, kabayan eh. Oo, local si ano? At pinaka-serious, Japanese. Yung Bloomberg. Itong Bloomberg, si... Hindi ko masabi kasi hindi official, kabayan. Puro papyaw eh. Nababasa ko lang eh. Anyway, dapat nga Pilipino, ng mga magsama-sama sila, consortium, ano? Masabuti po. Pero sino ang nagpa-follow po sa kaso na yan ng Hanjin? Yung pagsasara? Yung aming regional director po, si Director Campita. Yung mismong kumpanya, yung nag-aayos sa pagkakasara nila. Anong dahilan, papaano yung mga utang? Kasi alam ko, merong bangko nga sa Pilipinas na napakalaki ng utang sa kanya. Merong actually, kabayan, may receiver noon. Ewan ko, biglang nag-resign. Pero palagay ko, napalitan na yon. Kaya meron dyan receiver na tinitingnan lang yung ari-arian ng Hanjin. At yakin nila na lahat ng mga claims, valid claims ng mga workers, ay masettle bago lahat. Okay. Ito, follow up lang ho namin. Anong latest sa Endo? Di ba may ginagawa tayong batas ngayon? Pero habang wala yung batas, anong papano? Papano yung mga manggagawa? Tuloy-tuloy, kabayan, yung aming aming drive to regularize yung ating mga contractuals. Tuloy-tuloy po yan. Meron na nga sana kaming pipirma, lalagdang memorandum of agreement with ECOP. Ito yung Employers Compensation Commission. Pipirma ko sana ngayon noon para ma-regularize yung mga 200 Sabi nyo, contractuals. Pero
nagreklamo mga labor group na parang akala nila sa halip na i-follow up ko yung bill on security of tenure, eh parang dinadowngrade ko na lang sa MOS, sasampan pa raw ako ng plant na ano, ng corruption case. Eh, sabi ko, sige, wag na lang. Hindi ko na lang pipirman. Hintayin na lang natin yung batas. Hintayin na natin yung batas, kako. Hindi, kawawa naman kasi yung mga janitor, mga iba pa mga manggagawa sa ibang tanggapan, private, ay nagpapalit na ng agency. So iba na namang agency ang kanilang kaharap, eh nagtatanong nga sila, ano bang latest, ano bang endo, ano bang pag-asa namin? Dahil ang alam ko, noon sinasabi ho natin na yung mga agency na yan, sila ang magre-regularize sa mga tauhan at hindi yung company na nagsisilbi sila, di ba? Tama kayo, kabayan. Na eh, hindi yata nangyayari yun. Ay, hindi. Magsabi lang sa amin. I-text lang sa amin ang pangalan ng agency at ipapa-inspect namin po. Kasi maliwanag sa ating batas na yung mga security guard pwedeng i-outsource, kukunin sa mga ahensya. Security guard pero lang, itong okay. Mga outsourced security guard, regular employees sila ng ahensya. Ay, mga janitor, kasama din sa outsource. Ganun din po, ang mga janitors. Outsource. Ano po? Paano naman ang protection nila kapag nagpalit ng agency? Ah, merong separation din po sila. Separation pay sila. Oh. May entitled po sila. Kung hindi sila mahanapan na panibagong kliyente, eh, they will be entitled to separation pay, kabayan. Hindi kasi ang nangyari, okay, agency ito ngayon, opo. Nagpalit ng agency. Yung principal. Nagpalit ng agency, so i-absorb lang ng bagong agency, ganon? Hindi po. Ay, no? Hindi po. Yung mga security guard ng agency na nawalan ng kontrata, bigyan sila ng bibigyan yung ahensya ng mga isang period to look for another contract. Ngayon, kapag talaga hindi makahanap, wala na siyang kliyente, then they will provide yung usual benefits ng regular employee, yung separation pay. Pero normally, ang ginagawa, guys, sa janitor, nagpalit ng agency sa janitor. Apo. So, yung mga janitor na yon parang i-absorb ng bagong agency. Yun ang nangyayari. Kadalasan, kabayan, ganyan ang ginagawa ng principal. Kaya nga. Kadalasan, yun. Kasi sanay na sila sa mga janitor, so gwardiya, kaya pinapa-absorb na lang doon sa bagong agency. Pero hindi ganun na nangyayari. Ina-absorb ng bagong agency. So nawawala sila doon sa principal. Hindi po. Kasi silang regular employee nung agency. Ayun ba may visa na? Na dapat ay regular employee sila nung agency? Opo, dapat. Regular employee. Hindi yata ho, Secretary. Ganun ang nangyayari eh. Dapat iparating sa amin, kabayan. Sige, okay. May sumulat kasi sa akin na dula sa ibaba ng lamesa ko eh. Ay, tatawag ko sa inyo mamaya. Tatawag ko yung pangalan ng agency, ha? Opo. Okay. Secretary, maraming salamat po. Good morning.